Morning mga brother and sisters, kumusta na po kayong lahat? Ako nga po pala si Sis Rita, bilang isang worker dito sa Church Bacoor. Yes, ang ating church dito sa Bacoor, Cavite. So ako lamang po ay magpapasalamat sa inyong lahat na patuloy po kayong sumusuporta sa ating online Bible study at aming kagalakan. Kayo po ay tumutugon sa aming mga paanyaya kasama ng aming preacher and leader, Pastora, yes, Pastora Miami, Pastora Mati, Pastora Mary Ann, yes, and preacher and leader, our guest speaker every Friday, Sister Mercy, at talagang nagagalak ako sa aking buhay na nakasama ko kayong lahat dito at this year parang ako talagang itinilaga itong taon na ito para sa Panginoon kasi last year naging busy po ako, so this year talagang sabi ko, Lord, I give you my free time, I dedicate this whole year for you dahil po marami na po akong pagkukulang kay Lord, kaya ganun na lamang ang aking pag-iingganyo sa bawat kapatira na dumalo sa ating Bible study. Dahil dyan rin po ako natuto, mga kapatid. Noong una, ayaw na ayaw ko po talagang makinig. Naiinis po ako dahil sabi ko, alam ko na yan, alam ko na yan. But purihin ang Diyos dahil, dahil sa pagtuturo ng ating butihing preacher at mga pastora ay naliwanagan po tayo dahil nga po sa pakikinig, pagbabasa ng Bible, panalangin, every now and then. Kailangan po talagang gawin natin dahil iba na po ang panahon ngayon. Hindi na tayo more on material things. Dapat this year, magiging more on spiritual things na tayo dahil nasusulat po yan sa Revelation na darating ang panahon na talagang babalik ang Panginoon. Kaya marami sa atin na hindi talagang maniwala. Kumbaga, busy sila sa trabaho, busy sa kanilang mga ginagawa. Walang time kay Lord. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga ginagawa araw-araw. Ngayon, busy ka, pero subukan natin unti-unti. Hindi natin bibiglain. Unti-unti lang po. Hindi natin bibiglain na kailangan sumunod tayo agad, bigla, slowly but surely. Kagaya sa ginawa ko, hindi naman ako biglang ganito na naging confident ako na mag-share ng mga word of God. Dahil po, hindi po ako pastor. Hindi ko po inisip na maging pastor ako. Gusto ko lang pong maka-encourage ng bawat kapatiran na nanghihina upang sila po ay magbalik loob sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi by religion, by relationship to God. Kasi, iba po yung aming pinapangaral. Kailangan katatagan, living hope, kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Dahil kung kapag Kristiyano na po tayo, hindi na po tayo na-excite doon sa mga, di ba, makamundong bagay. Yan. Pero sad to say, hindi pa kayo dumarating. Marami po tayong kapatiran na hindi pa dumarating sa ganung punto. Para sa akin, dumating na yung time na ito na yung niloob ni Lord na talagang nagpagamit ako sa Kanya. Kaya sabi ko, Lord, handa po ako magpagamit sa iyo, Lord, ang mga bagay na pinagkaloob mo sa akin. Dahil sobra-sobra po ang biyaya ni Lord sa aming buhay. Mga kapatid, noon napakahirap ng buhay ko. Napakahirap. Hindi mo maano. Kung aking isasalaysay sa inyo, hindi kayo basta maniwala. Nag-abroad ako, minalas ako. Tumakas ako, nag-abroad ako, minalas ako. Ganun pa rin. Sa last na abroad ko, hindi ako tumakas. Pero purihin ang Diyos, naka-uwi ako ng buhay. Safe naman. Pero malupit pa rin yung amo ko. So sabi ko, Lord, siguro hindi mo kalooban na maging aalis ako ng Pilipinas, lalayo ako sa pamilya ko. Kaya ito na po siguro yung pinagkaloob ni Lord na dumito lang ako at purihin ang Diyos dahil
maraming bagay ang biglang nangyari sa buhay ko na hindi ko na po kailangan sasabihin sa inyo kung anong ginawa ni Lord sa buhay ko. Pero sa nakikita nyo, kung paano ako mag-encourage ng bawat kapatiran para magbalik loob sa Panginoon, yan na po yung ginawa ni Lord sa akin. Kumbaga yung pagpapala niya sa buhay ko, gusto kong kayo naman, ma-extend naman yun para sa inyo na kailangan magbasa kayo ng Biblia. Buksan nyo kung wala kayong mga Biblia sa mga OFW dyan. Mayroong apps na pwede nyong gamitin, pwede nyong basahin. Araw-araw, gawin yung habit. Manalangin, magbasa ng Bible, mag-meditate. Kahit nakahiga kayo sa madaling araw, kapag alam ko yan, pagkatulog, nagmuni-muni yan sa madaling araw, bigyan natin ang time ang Lord. Mas maraming time kay Lord. Ang blessings na ibigay niya sa atin, hindi lang financial, kundi lahat na nanaroon na. Naroon na lahat. Katatagan, hindi ka basta matatakot. Darating ang lindol, hindi ka matatakot, kapatid. Dahil alam mo na magaganap yan. Handa ka na, kapatid. Kaya gusto kong ma-encourage kayo, mga kapatid, na tayong mga Kristiyano. Kristiyano ang matatawag. Kristiyano, born again means wala ka na doon sa dati mong kasalanan. Patay ka na doon, nabuhay kang muli. Kaya tinatawag na born again. Hindi po yung born again na, diba, yung dati kong alam na born again, yung alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Yan po, mga kapatid, totoo po yan. Pero damang-dama namin yan sa aming puso ngayon. Dahil kami po ay nagiging born again nga. Kumbaga, tinalikuran na namin yung mga dati namin gawin. Yung dati, gustong-gusto ko, sumikat ako. Actually, isa po akong vlogger dati. Pero sabi ko, Lord, hindi yun para sa akin. Ang gusto ko ngayon, mapakilala ang Panginoon nating Diyos. Hindi ako. Hindi ang papuri ay hindi para sa akin, kapatid. Hindi para sa aming church. Hindi para sa Lord. Ang ginagawa kong ito ay para kay Lord, hindi para sa aking sarili. Ito lang ang way ko na maipakita sa inyo na ang kabutihan ng Diyos ay kumikilos sa atin. Kapag tayo nananalig na ng palataya sa Kanya, kaya purihin ang Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, yan lang po at tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon upang ibahagi, Panginoon, ang aking ang i-reveal mo sa akin, Lord. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na aking kasama, Lord. Araw at gabi, Lord, ikaw aming inaasahan, Panginoon, kami na narito, Lord, mga nakakarinig, mga kapatiran ko, Panginoon, na nanglupaypay. Nawa, Panginoon, itouch mo sila, Panginoon, upang magbalik loob sa iyong piling, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hindi mahalaga ang religion, Panginoon, bagkus ang pananalik sa iyo, Panginoon, ang relasyon sa bawat mananalik, mananampalataya, Panginoon. Salamat, Lord, na wagabayan mo ang lahat, Lord, at sino man ang mga may kahilingan sa araw na ito, Lord, nawa, Panginoon, ay maganap ito according sa kanilang faith, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Binabalik ko, Lord, na may papuri ang lahat ng ito, Lord, na pinakamataas at walang kapantay, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. God bless, mga kapatid. To God be the glory. Amen.